I am the fire. Keep on looking higher. I'm gonna stand my ground. Di ko alam ang lyrics. Gonna keep on fighting. Piyo, piyo, piyo. Piyo, piyo. Keep on fighting. Piyo, piyo, piyo. Piyo, 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 piyo. Gotta keep on. Teka lang. Wait lang. Yon. Gotta keep on fighting. Wait. Gotta keep on fighting. Welcome dito sa ating panibagong video. Wala kasing MPL ng linggo eh. Eh, na-miss natin yung gotta keep on partying! Ayos ba yun, guys? Welcome muli dito sa ating panibagong video! Kasi nga, nako, nalalapit na ang ating playoffs. And maraming mga nagtatanong kayo mong Jin! Predictions para sa MPL. Actually guys, nakagawa na po ako ng prediction sa mga iba't ibang channels. Ayan, nandiyan ang Day Zero ng Coventry, nandiyan din ang The Patch Notes ng Tier 1. Pero syempre, gagawa na din tayo ng separate prediction this coming week. Pero bago lahat ng yan, eh syempre, nandito tayo sa ating favorite topic dito sa ating mga content. Ang storyline! It's story time once again. And for sure, bilang fan, ako kasi mahilig ako sa mga ano talaga eh, sa kwento ako nakatingin eh, kapag nanonood ako ng MPL eh. So, share ko sa inyo yung mga nakikita kong kwento, no? Lalo na nung mga matches, yung mga first round matches sa MPL. Lahat ng to ay opinion ko lamang, di ko alam kung mag-agree ka o mag-disagree sa akin. Kaya comment mo dyan sa comment section ang kwento na nakikita mo. Huwag na natin patagalin. Simulan na natin yan. Let's go! One Take Productions kasi tayo. So, ang pinakaunang laban dyan ay, saglit lang, using ko lang to, nandiyan ang Our Philippines versus OMG. Simulan natin ang team ng Aura Philippines. Para bang ang storyline nila dito was pinakita nila nung umpisa na guys, mas malakas yung form namin at pinatunayan nila yon. Men, gumanon si Dali oh. Pak! Gumanon si Dali. Aura Fire! Gumanon! Actually, kaya ako na-mention si Dali kasi ang laki ng contribution ni Dali, ni Coach Dale, dito sa storyline ng Aura vs. OMG. We'll get on to that later. Kasi again, yung Aura, eh pinakitaan tayo na kaya nilang mag-switcharoo ng mga player, pare. Diba? Parang mas nakakatakot yun. Switcharoo ng mga player. Kaso lang, nung mga parang final weeks nung nangyaring MPL, eh parabang nakakita ng mga onting butas yung mga nakalaban nila, kaya naiisahan sila. Parabang, hindi ko alam kung napansin nyo rin, parabang ang tina-target nyo yun, ang minamata ngayon, si Kuya JP, no? Parang, nako, Kuya JP, pinakitaan niya kasi ng malulupit na show yung mga laban niya, at talagang tina-target ban si JP this time. Let's see kung ano magiging adjustment ng Aura, and paano nila may utilize yung mga bago nilang players na nagpalakas ngayon. Si Hades, at saka si kaibigang Benny Cutie. And ngayon, mabalik tayo dito sa pang OMG. Kasi nga, makakalaban nila dito ang kanilang former coach na si Coach Dali. Man, yung nakasama nila ever since the world began. Bago pa mag... yun. Tama naman eh, nung si Heat tsaka si Dali, sila talaga yung magkasama ever since like season 2. Tama ba? Oo, tama. Finesse. So ngayon, parang ito do or die, upper bracket. And yung story ng OMG kasi is parang nakapansin natin lahat. Di ko alam kung ako lang, sana hindi totoo, no? Hindi natin alam na yun nangyayari internally. Pero parabang may fatigue factor sa team, no? Kasi parang di mo masisisi na pwede mangyari. Like for example, after ng M2, matatapos yung tournament, babalik kayo ng Pilipinas, palit ng coaching staff, training agad yun. Tapos ML aga, MPL ka agad, 'di ba? So may ganung pressure din sa team. Parang ang laki din ng expectations kasi ng mga tao sa team. Let's see, kasi ako nag-hope ako sa laban na 'to na umabot ng game number 5 kasi may part na kilala nila ang isa't isa. Huwag natin patagalin, let's go to game number 2. Dami kong ayan, huwag na natin transition. Rekta na 'yan dahil ang susunod na laban diyan sa upper bracket ay ang Brent Esports versus Blacklist.
The Battle of the Bees. Wala, walang meaning yun kasi sorry. Okay, game. All right. So Brand Esports lang ang nakatalo sa Blacklist International Men. And unahin na natin ang Brand. Alam na ng lahat, guys. Aminado din sila na talaga nung pagpasok nila sa MPL, eh wala talaga. Awit talaga yung practice. Wala talaga nangyaring ano, vacation is real. May share nga ako eh kasi last time na kasama ako dun sa MPL Chillax. Ang kausap ko noon ay si Kuya Few at si Kuya Carl Tizzy. Tapos low-key, no? Inaasar-asar nila si Coach Dale. Ayan, shoutout Coach Dale. Inaasar-asar sila. Inaasar-asar nila si Coach Dale. Hindi ko alam kasi last time yun. Parang, wala! Si Dale, hindi na nagpa-practice yun. Gumaganon sila. So, aminado yung Bren. Pero ang part na fascinating is yung Bren, even though pangit yung kanilang naging ano, yung kanilang naging start, eh sila pa rin yung nag-upper bracket. Di ba? Parang, makikita na ba natin this time yung playoff mode na tinatawag? Yung playoff mode ng Bren? Kasi parang mala ano sila, no? LeBron James, yung kapag nag-playoff si Balagberg. Yun na nga. Well, makikita natin yan. Dahil, syempre, hindi rin magpapatalo sa playoff mode ang Blacklist International. Eh, hindi ko kaya yung post ni kapatid Venus eh. Pero, man, Blacklist International, probably the team of the season para sa akin. Kasi talagang iba rin yung napakita nung buong squad dahil sila yung top 1, di ba? Ubi strategy. Tapos, yung part pa na na-realize nila sa lahat na esports, MLBB, or any esports title is for everybody. Walang gatekeeping dito, guys, ha? Kaya kayo, ha? Alam nyo na, 2021, pong link sa iyong play. Hindi, pero, aminado naman ang Blacklist International. I think sinabonchan yun, na happy sila na natalo sila sa Bren. Magandang mindset yon, kasi alam mo na hindi kayo perfect. Alam mo na meron kayong butas, and meron kayong things to improve. Ito yung laban na pwede tayo makita muli ng best of 5. So, tingnan natin kung paano ba to. Paano ba ito dadalhin? Dalawang teams. Pareha silang preparado dito for sure. Next game! Ayan, apat lang eh. Apat. Nandiyan! Ako, ito favorite. Honestly, honest to God. Guys, bilang fan, ito ang favorite matchup ko na mangyayari. Share ko lang sa inyo bakit, no? Kasi, Work All-Star Force versus NXB. Labanan ng dalawang gangster teams. Labanan ng dalawang tikas teams. Nasi-share ko lang na ako kasi ay fan ng mga, pag nanonood kasi kayo ng wrestling, mayroong mga tinatawag na heel or mga kontrabida, no? And ako, yung nakikita ko sa NXP tsaka sa work, yung playing nila may pagka-heel or may pagka-anti-hero ang dating na maangas, diba? Pag nanalo, trash talk agad. Tapos maglalaman pa dito ang si Trimar at tsaka si James. No, parehas ko kasing nakausap si Kuya Trimar at saka si James. Tapos para sa akin, sa team nila, sila yung pinakamatikas. Low-key talaga yung tikas nila. Inaasar-asar. Alam ko si James, inaasar-asar pa ni na Kuya Yawi na tinatawanan pa kasi lumuloki trash talk si Kuya James. Si Trimar naman, ganun din, men. Iba yung presence na binigay nila dito. And pag-iisahin ko na lang, no, kasi yung storyline between these two teams ay may onting similarity kasi sila yung, alam mo yung super rookie na pumasok sa liga na maangas kagad. Ganun yung nangyari sa NXP, ganun din yung nangyari sa work. Siyempre, kahit super rookie ka, papakita mo na kaya mo makipagsabayan, di ba? Parang ano lang, si Lightning McQueen sa Cars. Sana nakarelate kayo doon. Ka-chow. Ayun. So, work versus NXP. Inaabangan ko talaga yan. Sana mapanood ko. Please. Kuya Tony, manonood lang ako nito. Kaya sarap lang mag-react dyan eh. Ayan. Okay, last game naman ay ang Onyx Philippines versus Execration. Ito ata din yung medyo match na laban eh. Kasi Onyx Philippines at Execration, parehas din silang inconsistent sa win-loss. Diba? Parang kung hambingin mo, ganun eh. Parang week 1, panalo to, tapos may lose streak, tapos may win streak. Diba? Tapos, parang, ang tanong ngayon dito is, for the side of
Sorry. Inom muna ako. For the Cyberonic and the Execration, para bang laging sa game nila, meron silang superstar. Hindi naman superstar, meron silang player na ito yung nagiging rason kung ba't sila nananalo. No? So, baka doon din ang gagaling yung inconsistency sa dalawang team. Ang nakikita kong possible storyline dito ay si Hate is up against his former team na pwede siyang laglagin or pwedeng siya yung malaglag. Yung ganon. So, nako, labanan na rin talaga ng stars to eh. Yung superstar Kyrie form, superstar Chakno form, and si KLBJ gusto niya pa rin ng redemption talaga. Diba, bilang The King, tignan natin kung ano ang mangyayari. Exciting match din to, no? Ang Onyx at saka ang Execration. O, dami na namang money games dyan, ha? Money games. Guys, di ko pinopromote ang gambling, ha? Pero, ano, be responsible tayo. Hindi lang sa Onyx X, malamang sa lahat ng laban, sa apat na laban, marami money games dyan, no? So, yeah. Kayong bahala, ang masaya lang tayo. At least, next week, makakita tayo ng, magandang bugbugan, magandang labanan, di ba? Ganun naman talaga yung sports eh, controlled chaos. Ayos ba yun? Ang dami ko alam eh, no? Okay, joke lang. Yun, ang nakita kong storylines para sa teams and para naman sa mga magaganap na games. Abangan nyo ang MPL sa May 26. Sana tama ako. No po, wala na akong trabaho pag nagkamali ako ng sinabi. O tama, check, wait lang, double check ko guys bago ko end yung video. Sa May 26, yan, abangan nyo, ang unang laban will be Work Oster Force versus NXP. Binasa ko na, maraming salamat. Kung ikaw ay nakaabot dito, comment mo yung mga gusto mong storylines na makita. And pakinggan natin ang beat dahil ang bonklings ay nasa Spotify na. Like, share, subscribe in 5, 4, 3, 2,